Hello guys, welcome back to my channel. On this video guys, papakita ko sa inyo yung aking mga breeding breeding hen. Yan, dito pasok kayo sa loob. So ayan. So ito yung ating mga breeding hen. Dito naman natin. Ayan. Ito yung pumpkin hatch. Ayan. With bred by Red Kelso, pumpkin Red Kelso. At syempre ito naman yung Hatch Gray by Peter Roy. Bred by Roundhead. So ito naman yung Hatch Gray. Yan, Amarillo. Amarillo. Yan. Then ito guys, ayan. Kung makikita nyo. Buksan natin. Ito naman yung Horta Gray. It's by Roundhead naman to siya. Ayan, Horta Gray. And with dalawang itlog. So, ayun guys. Bago pa lang rin siya nag-itlog. Ito naman yung Milsim Gray. Bred by Pumpkin Red Kelso. And Roundhead. Ayan. So, may dalawang itlog na rin siya. So ito naman yung pumpkin Red Kelso. Yung nag-breed sa kanya, pero pumpkin yung hen. Meron siyang 5 itlog pa lang. Ito naman yung hen natin, 4 wins, 1 draw. Ayan. So 4 busy na siya ngayon kasi may tama siya ng tari sa kanyang paa. So hindi siya pwedeng lumaban, 4 busy na lang siya. Ito naman yung ating gold. Meron siyang 5 itlog. Pitong itlog. Ayan, pito yung itlog niya. So, ayun guys. Yan yung ating mga inahin na for breeding. Ayan. Ito naman. Ito yung Hatch Gray na may 7 itlog. 6 na itlog. Yung Hatch Gray natin. Ganyan siya. So, ito na. Ayan. Ito is 5. 5 yung itlog niya. Roundhead. Ito, 3 pa lang. Ayan. So, guys, ayan. Alaga naman sila sa vitamins. And yung pagkain nila is Galimax 21. Then, inaano ko sila ng yung tubig nila is yung Egg 1000. So, sinubukan ko siya kasi yung recommended ng mga breeders natin dito sa sabi nila mas maganda raw yung Egg 1000 tapos Galimax 21 para sa pagpapaitlog ng ating mga inahin, no. So tingnan natin yung magiging resulta nitong ating breeding na sa ngayon. Ayan, yan pa lang sila. So bali 7 sila. Ito naman yung ating Roundhead guys. Ayan siya, Roundhead natin, no? So 2 times winner yan, Derby tsaka Encuentro. Ayan siya, kita naman natin ang pogi-pogi, no? Roundhead natin. Ito naman na ang Sweeter Gray natin. Ayan. Winner na rin to ng Derby, no? Makita naman natin yung gusto niya. Sweeter Gray. Ito yung binibisi natin sa mga inahin natin, no? At ito yung materialis natin na Red Kelso na may pumpkin din siya. Then bush harnet. Ayan, pupumili kayo sa bush harnet na breed, eh. Ayan, pogi-pogi. Kahit yun tayo, inan pa rin. So, ito naman yung ating mga native guys. So, susubukan ko rin mag-cross ang native natin. Kung anong magiging resulta, no. Yan. Kukrossan ko rin yan sila ng ating mga. So, ayun. Ito. May mga laban to sila sa February. So, poor condition na sila.
So guys, yun, kailangan na natin ma-maintain yung tubig nila, syempre, tsaka yung mga yung pagkain nila, kailangan maintain yun para tuloy-tuloy yung itlog ng ating mga inahin, no? So, check din natin yung yung kanilang moisture para hindi ganun ka nakikita naman natin para mabilis umitlog. So, kailangan pa rin natin silang obserbahan habang nagbe-breed, habang naging itlog. Alaga sa tubig, sa pagkain, syempre yung tuloy-tuloy na pagpapasampa rin. Yun rin isa sa mga ginagawa namin kasi para yung itlog matuloy-tuloy yung pag-develop ng itlog na. So, ayun na guys. So, update namin kayo para sa next video. Tingnan pa lang nakapag-isa na kasi puro kami sila lang pipisa talaga kasi mahirap ang kuryente dito sa amin. Namamatay kaya hindi kami pwede mag-incubator. Mahirap mag-incubator dito. Ayan. Baka kapag na-incubator pa dito, matagal magbalik ang ilaw. Then, baka masira na yung itlog, sayang naman. So, sila na lang yung maglilimlim sa kanilang mga itlog. So, yun guys. Update namin kayo para sa next video. Don't forget to like, share, and subscribe this channel guys para updated kayo sa iba namin video na paparating. No? So, maraming salamat sa inyong panonood. See you on my next video. Bye-bye.